morning mga bossing. Ngayong araw na ito ay tayo ay magta-travel ulit. Pupunta tayo ng Montreux. So, one month na natin itong na-plan. So, today is the day para lumabas naman tayo. Ito yung tinatawag na huling init sa tag-init kasi magtataglamig na dito. So, bago tuluyang magtaglamig ay mag-travel muna tayo masyal sa Montreux. So, hindi pa natin alam kung ano yung mga gagawin natin doon. So, pagdating na lang natin doon, inform ko kayo kung ano na ang kaganapan pagdating natin sa Montreux area. So, maraming salamat. See you later again mga bossing. Ito nga pala ang ating sasakyan. Ayan. Ayan. Na 8:11 papunta ng Brig at bababa tayo ng Montreux. See you later mga bossing and good morning. So magandang araw mga bossing, sa pangalawang pagkakataon ay bumalik tayo dito sa Montreux. At kung naalala nyo, yan yung restaurant pero nag-upgrade na sila, lumaki na. Tapos yung station nila ay gumanda na rin. Tapos mas maganda yung ano ngayon, yung panahon kumpara dun sa una nating punta kasi yon makulimlim tapos medyo maambon, no? Yan. Ngayon maaraw. Kaya mas kitang-kita natin ang ganda ng paligid dito sa pinuntahan natin. Around Montreux to. Sabihin ko kung anong lugar ito, yung specific na lugar para kung sakali na meron kayong time ay makapunta rin kayo rito. So for the meantime, lalakad muna tayo dyan. Ang pinaka objective natin ngayong araw na ito, mag-hiking tayo dito sa mga bundok. At maganda-ganda yung panahon, maaraw. So maganda rin na mag-hiking. So kita-kits ulit tayo mamaya mga bossing. At enjoy natin itong panahon na ito. Thank you. So, ito mga bossing, kung maaalala nyo, ito yung unang punta natin dito. Ito yung inakyat natin. Yan. Yeah. Medyo makulimlim pa nung panahon na yon. So, mamaya, try ulit natin akyatin at mas, para mas makita natin yung 360 view ng lugar na ito. Tapos, yung kung naalala nyo, inakyat din natin yung cruise. Ayan, dun banda. Yun, yan. Ayan. So, puntahan ulit natin yun mamaya para naman mas makita natin yung kagandahan ng lugar. So, pakita ko sa inyo itong lalakad. So ngayon mga bossing ay maraming nag-hiking kasi nga super ganda ng panahon ngayon. Maaraw. Ano? Yan yung lake. Napapalibutan ng mga bundok nila rito. So yun mga bossing, dyan lumabas yung train natin kanina na sinakyan. Kitang kita nyo pa, madalas
ginagawa nila dito, nagbubutas sila ng mga mountain eh, para lusutan ng mga train. So isa yan sa ginawa nila rito para makapunta yung train. Kaya nagbutas sila ng maliit na bundok na yan para makatagos yung train na sinakyan natin kanina. So, masasabi niyo mga bossing, eh marami namang bundok din sa Pilipinas. Tama, pero kadalasan namang bundok natin sa Pilipinas ay mahirap akyatin. May mga bundok na heritage area, hindi pwedeng ang puntahan ng ganun-ganun na lang. At saka siyempre ibang environment naman kapag sa ibang lugar umaakyat. Tapos siyempre mas malamig yung klima. Yan. Tapos yung mga puno at saka mga bundok, hindi siya hindi lang lupa kundi talagang mga bato. Matitibay yung mga bato nila dito kasi ginagamit nila yung mga bato nila dito para sa pagtatayo ng mga bahay nila. So yung mga bahay nila dito mga vintage gawa sa bato na matitibay, hindi lang basta hollow blocks o semento. Kadalasan gawa mismo sa bato yung mga tinibag galing sa mga bundok kaya matitibay. So syempre yan yung mga parang pine trees. Yan. So inan lang naman yan makikita sa Pilipinas kasi doon lang yan tumutubo sa mga medyo malalamig na lugar, 'di ba? Karaniwan sa Baguio. Oh, yan Tagaytay. Pero dito kahit saang kalumabas outside the city ay marami ka na makikita kagad ng mga pine trees. So tuloy tayo sa paglilakad mga bossing. So ingat-ingat lang tayo mga bossing lalo na mga bato yung mga naakyat natin. Yan. So talagang matatarik pag nagkamali ka ng hakbang ay maaari mong ipapahamak. So yan yung mga travel buddies natin, nagpipicture sila. Ayun, may bumabang isa. Nagsusuka na yan kasi hindi natin alam mga bossing kung buntis ba o dinatnan lang o may sakit o busog. Ayun. So, abangan natin sa susunod na kabanata mga bossing. Ano ko na yan? Ina-advertise ko na si Sister Wendy yan. Yan, si Sister Wendy, ina-advertise ko na yan kung sino gusto magkaroon ng girlfriend na mabait. Oh, by the way, single yan. Oh, shout out kay Sister Wendy.
De La Cruz, yan. Financially stable. Yun, no? So lahat ng stability na hinahanap niya mga bossing, nandito yun kay Sister Wendy. So pwede kayo mag-apply sa kanya ng direkta. Pwede rin kayo mag-apply sa amin. Yan, ipapasa namin sa kanya yung resume. Pero yung mga qualifications mga bossing, siya lang makakasabi nun, no? Kung ano yung gusto niya sa isang tao. So yan, hinihingal na ako mga bossing. Actually madali ako mapagod eh, dahil nga sa sakit ko na talasemia, yung madali kang mapagod at saka dahil sa berilo na yung oxygen, kaya madali mapagod. Anyway, dahan-dahan akyat tayo. So nakikita nyo yung parang mga kulungan na yan. So may isang tanong ako sa inyo mabosing. Sa tingin nyo sa atin sa Pilipinas, ang mga nakakulong dyan, karamihan manok, kambing, tupa, kabayo, baka, pero sa tingin nyo dito, yan, sa mga kulungan na yan, ano ang nakakulong? Inaalagaan nila. So, kaya sila nag-aalaga dyan kasi pinakikinabangan nila. So, hayop din. Pero hindi karaniwan sa katulad sa Pilipinas na mga inaalagaan. So, kung alam niyo yung sagot, lagay niyo lang sa ating comment section para marami pong makaalam at matuto rin sila. So, ito na ang ating nilalakaran. Actually naman mga bossing, hindi gaano siya kataas. Maya-maya ay dahan-dahan ay tataas tayo ng pag akyat natin para nang sa ganon mas makita natin yung kabuuan. So yun, nakita na nila ang ating hinahanap mga bossing. Ayan. So lunch time tayo mga bossing. Yan. Ay, hawakan mo limpa rin. Lunch time tayo, meron tayong dalawang classmate doon. So, may balagkit yan. Enjoy natin yung pagkain natin habang nandito tayo sa taas ng bundok. So, lunch on top of sa mountain tayo. Kung meron kasi kaunin. So, pakita ko sa inyo yung taas nitong pagkakainan natin. Yan. Yan. Dito nakita din natin yung bridge na yun. So sabi ng ating tour guide noon, yan daw ay hindi kadugtong nung lake na nakikita natin dito. So yung lake na yan ay ang man-made lake yun.
Ayan. So yan, lunch time tayo muna mga bossing para meron tayong lakas. Mamaya po ulit. Thank you and God bless. So ito mga bossing, try natin tong pababa na ito. Ayan. Eh, paikot to ito dito sa bundok. So try natin kung saan tayo makakaabot. So yun yung iba. Ayan. Yung iba gustong umakyat dito or akyat ako dyan. Bababa dito. Ayan. So tayo pinili natin dito tayo. Try natin bumaba. Baka meron pang ikutang dito. Ito yung mga ano nila, mga bossing o mga tanim nila. Oh. May inalagyan nila ng mga pangalan. So, importante sa kanila dito yung mga plants eh. Wala. Hindi katulad sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi mga bossing, yung mga plantito, plantita. Kung sarili mong tanim or binibili mo, walang problema. Kaya lang ang problema na kung plantito, plantita ka nga, pero yung kinukuha mong mga halaman eh binubunot mo kung saan-saan. Yung iba nagnanako pa ng mga halaman, yung iba naninira pa ng mga kabundukan. Yan, kinukuha yung mga, minsan yung mga, mga kukunti na lang na mga pananim, mga tanim, mga halaman, o malapit na mag-extinct yung pang kinukuha. So, dito, sa buong Switzerland, bawal kang mamitas ng bulaklak. Bawal kang mamitas ng halaman nang walang permiso. So, kung meron kang sariling mga tanim, pwede. Yan. Pero dito mga bossing, yan. Pinapaalaga nila yung mga halaman dito. Hindi ka basta-basta kukuha o puputol. Kahit na nandito ka sa bundok o mga remote places, mga bossing. Bawal. Kumuha ng mga halaman. Basta-basta. So, yan. Ikutin natin itong bundok na ito mga bossing. So yung unang punta natin dito mga bossing, hindi natin ito naan eh. Hindi ito natin napuntaan. Hindi ito natin naikot. Hanggang doon lang tayo sa may kinainan natin ng lunch kanina. Tapos umuwi na tayo kasi nga medyo masama yung panahon na yon. At hindi na pwedeng ano pa magpunta rito. Ayan. So eto ang kalagayan natin dito ngayon mga bossing, hanggang dito na lang tayo sa may gate na to. So
actually yan, paikot dyan dito sa bundok na yan, pwedeng maglakad. Makikita mo ang 360 degrees ng lugar na ito. Pero sa ngayon, dahil sarado yan, hindi natin pwedeng ikutin o buksan itong gate na ito. Pero sa tingin ko naman, sulit na yung pinunta natin dito sa area na to para makita natin itong napakaganda ng nanawin. Tsaka sa Pilipinas, may mga area na lang na parang chocolate hills eh. Yung bang bundok nila na may mga Bermuda grass. Pero dito sa Switzerland, marami pa sila noon. Kaya marami talaga ang pupunta sa mga bundok-bundok nila dito. Sa atin kasi, ewan ko bakit ganun. No? Pumupunta naman sa mga bundok, pwede naman pumunta sa mga bundok. Kaya lang, ang mga tao kadalasan, burara or tapon dito, tapon doon, o kaya sira dito, sira doon, putol dito, putol doon. Yan. So, kawawa yung mga bundok. Kawawa yung mga halaman. So, anong nangyayari, yung ibang mga dating mga bundok na pwede naman puntahan ng tao, hindi na mapupuntahan kasi nga isinarado na dahil nasira na ng tao ang kalikasan. So, anyway, marami pa naman pwedeng puntahan sa Pilipinas, sa 7,000 plus islands na meron ng Pilipinas. Siguradong merong pwedeng puntahan at pasyalan. So yun ang pagmamalaki natin sa Pilipinas. Marami tayong natures, marami tayong islands, maraming pwedeng pasyalan ng tao. At sana lang, no, yung mga tao naman, mga foreigners, mga tourists, mga Pilipino na pupunta sa ating sariling mga tourist spots, wag naman pong sirain ang ating pong likas yaman. Para na sa ganun, hindi lang po tayo ang mag-enjoy, kundi pati yung mga anak po natin at mga susunod na salinlahi. So balik tayo sa taas mga bossing, at mamaya po ulit. Maraming salamat po. If you are new in this channel, please don't forget subscribe and click the notification bell. Thank you and God bless.